Pansamantalang isinara ang isang ice cold storage plant sa Navotas matapos magkaroon ng ammonia leak na umano'y ikinasawi ng isang bata. Nagbigay naman ng tulong ang Navotas City Government sa mga residenteng nakalanghap ng ammonia. Si Noel Talakay sa report. Galit na galit na talaga. Gusto ko na talaga makuha yung anak ko para maiburol na siya. Sa halip na magluksa, galit ang nararamdaman ngayon ng kaanak ng 16 na taong gulang na batang lalaki na si Dustin P. Ansale. Hinihinalang nasawi ito matapos magkaroon ng ammonia leak sa Icy Point Cold Storage Plant sa Barangay North Bay Boulevard, North Navotas City nitong Lunes bago maghating gabi. Ayon sa mga kaanak ng biktima, hinihingan sila ng COVID-19 swab test result ni Dustin pero tutol sila dito. Pago na po ako, pabalik-balik ko ng ano yan, nagkukuha ng mga ano, kung ano yung kailangan ng anak ko para ayusin lang yung mga papel. Baka sabihin po nila kasi na positive, hindi na po kami maniniwala dahil sa dami po na itong puro negative po yung bata. Ayon sa mga kaanak ng biktima, may sakit na sa dugo ang bata kaya madalas ito na isusugod sa pinakamalapit na ospital. Parati itong nagne-negatibo sa swab test. Ang latest test result nito na nag-negative ay noong pang June 6 ngayong taon. Naniniwala ang kaanak ng biktima nang dahil sa ammonia kaya binawian ng buhay si Dustin. Kakalabas lang din po sa ospital noon. Tapos ayun lang, pagkagabi, ayan na po yung nangyari, may ammonia. Nahirapan huminga yung bata. Doon talaga na-disgrasya yung anak namin. Doon sa dahilan, doon sa lake ng ammonia. Tutol ang pamilya ni Dustin na i-cremate ito dahil ito umano ang bilin ng bata noong nabubuhay pa. Pero giit ng City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO ng Navotas. Protocol yun kasi ang sakit po ng bata based on sa death certificate ay community acquired pneumonia. So talagang isuswab yun sir kasi baka COVID yan. Kinumpirma ni Villanueva na pansamantala nang nakasara ang Icy Cold Storage Plant. Pero ang BFP niya ang magsasabi kung magbubukas ba ito ulit, depende sa resulta ng investigasyon. Ang Bureau of Fire Protection, sila kasi yung cluster head para sa safety. They will be the one responsible to allow, to give clearance doon sa mga activity doon sa loob. Nagbigay naman anya ng tulong ang pamahalaang lungsod sa 23 residente na naapektuhan at isinugod sa pinakamalapit na ospital dahil nahirapan huminga matapos makalanghap ng ammonia. Sumiklab din ang sunog pagsapit ng hating gabi na umabot sa 3 alarma bago na apula pasado alas 2 ng madaling araw sa nasabing planta ng yelo. Noel Talakay para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.